Jordan Poole, mga idol, panay dribble nga daw, sabi ng kanyang teammate. Matapos nga ng kanyang very disappointing NBA Finals debut, kung saan itong si Jordan Poole, mga idol, ay umiscore lamang ng 9 points, 28% field goal percentage, 20% naman sa kanyang mga 3-pointers, etong ang si Gary Payton II ay nag-advise sa kanyang batang teammate. Sabi ni Gary Payton, mga idol, he's dribbling the ball a little bit too much. Panay dribble nga daw ang ginagawa ni Jordan Poole, mga idol, at tineturn over nga rin ang bola para sa Warriors. At ang advice nga nito ni GP to, mga idol, kay Poole ay kumalma nga lang daw, calm down and relax. Kailangan niya nga daw kumalma, mga idol, para hindi nga siya masyadong hyper sa court. Dagdag niya pa, mga idol, kinakailangan nga daw ni JP na mag-step up dahil kailangan nga siya ng kanyang team na Warriors, lalo na nga daw sa offensive side, sabi nito ni GP to. At ang isa pa nga, mga idol, ang kanyang teammate na nagpayo sa kanya ay ito ang si Stephen Curry. Kagaya rin ng sinabi ni Gary Payton, sabi nga ni Steph na mag-relax lang daw. Mag-slow down nga, mga idol, ang kanyang ipinayo. At hindi niya naman daw kinakailangan na baguhin ang kanyang paglalaro, mga idol, kung paano siya umatake. Wala naman daw siyang dapat na gawin na adjustment sa kanyang paglalaro. Ang kailangan niya lang daw gawin, mga idol, ay i-control yung kanyang emosyon, pati na rin yung kanyang adrenaline. Alam nga daw ni Steph na ibang experience itong NBA Finals. Pero mga idol, itong araw ang kinakailangan ni Jordan Poole na baguhin sa kanyang paglalaro sa Game 2. Mag-slow down nga daw, mga idol, mag-isip itong si Jordan Poole ng kanyang tamang gawin para nga makatulong siya at maging maganda ang kalabasan sa court. At ito nga rin, mga idol, na si Klay Thompson ay nagpayo din dito kay Poole. Sabi niya ay mag-relax nga lang daw itong si Poole, mga idol, at huwag masyadong magalit sa kanyang sarili after ng Game 1 ang kanyang performance. Nare-remind at naaalala nga daw neto ni Klay Thompson ang kanyang younger self dito kay Jordan Poole. Meron nga daw talagang high and lows sa basketball. Ang kinakailangan lang ni Poole, mga idol, ay magpatuloy dahil malaking parte nga daw, mga idol, itong si Poole sa team ng Golden State Warriors. Ayan nga, mga idol, ang mga pinayo na makakampi neto ni Jordan Poole sa kanya after ng hindi maganda niyang Game 1. At siguro expected natin na mas better ang kanyang performance bukas sa Game 2. At sa ating next balita naman, mga idol, ay pag-usapan natin ang sinabi at payag nito ni Andre Drummond patungkol sa team ng Los Angeles Lakers. Sabi niya ay kinakailangan daw na build different ang isang NBA player para maglaro sa organisasyon ng Lakers. Kailangan nga raw na mentally strong on and off the court ang player na ito dahil sobrang taas nga daw ng expectation sa pagiging isang Los Angeles Laker sa pagiging isang player ng purple and gold. At kapag nga hindi maganda ang iyong ginagawa, ay talagang ipapadam nga daw sa iyo ng mga fans ng Lakers na hindi ka nga deserving na maging isang Los Angeles Laker player. Yan nga, mga idol, ang pagpapatotoo ni Andre Drummond patungkol sa kanyang paglalaro sa team ng Lakers. At bukangang naramdaman niya rin, mga idol, ang mga pinayag sa kanya ng mga Lakers fans, lalo na nung hindi maganda ang kanyang paglalaro. Pero anyways nga, mga idol, pag-usapan natin ang ating panghuling balita na patungkol dito kay Gary Payton. Sabi niya ay gusto niya na nga daw maglaro, mga idol. He is ready to go and waiting on the call nga daw kay Steve Kerr. Naghihintay na nga lang, mga idol, etong si Gary Payton na siya ay palaro ni Coach Kerr. At ang magandang balita naman dyan, mga idol, sa interview nga ni Coach Steve Kerr ngayong araw na ito, inaasahan niya nga daw na magiging available itong si Gary Payton for Game 2 sa laban nila bukas. Dahil na itong mga nakarang araw nga daw, mga idol, ay maganda na ang ginagawa nito ni Gary Payton. Maganda na rin ang kanyang pakiramdam patungkol sa kanyang injury. Kaya nga, mga idol, baka bukas ay makita na natin si Gary Payton na balik sa team ng Golden State. At yan ang alamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!